Ayan, kami lalabas muna ni tatay at bibili kami ng Lomi. Dahil nga angin ay naka-LS si Sis Donna. Iniwan ko muna sandali dahil nagkayayang kami bumili ng Lomi doon sa bukid. Ayan, kami nagbibiyahe na. Ayan, may nadaanan akong... iniintay niya pala yung camera kaya, ayan, pa-cute. Pa-cute lang siya, hindi ko naabutan kaya ayan, diretso kami sa... Bibili kami ng Lomi. Samahan niyo kami bumili ng Lomi. Ayan, binabaybay namin yung karsada ng highway. Papasok kami sa bilihan na masarap na Lomi. Dalawang tindahan yung nadaanan namin pero di kami dyan bumili. Ito yung isa. Yan. Yung isa nadaanan na kanina. Malapit lang dun sa bahay namin. Bago paglabas lang ay nandun na. Pero di kami dyan bumili kasi nga mas masarap daw itong bagong bukas na lumihan sa bukid. Yan. Malapit na kami. Matikman yung Lomi na special doon. Special na Lomi daw ng bawang. Yan, malapit na kami. Yan, papasok lang kami dito sa isang eskinita. At doon yun sa malapit lang naman. Siguro mga 5 minutes lang nandoon na. Kaya, sige lang, bye-bye natin yung daan ito papunta doon sa Lomi ng Bawan. Yan, maraming mga baka. Kasi nga, ito ay bukid. Nasa bukid po tayo. Nasa kalooban yung kanilang tindahan. Pero, dinadayo at masarap daw. Kaya ngayon, matitikman natin yung Lomi ng Bawan. Ayan, pinabi. Malapit na po tayo. Samahan niyo ako dyan, bumili ng Lomi. Ayan, hindi pa dyan. Akala ng asawa ko, idea na. Hindi pa po dyan. Maraming nabibilan dito ng Lomi, kaya lang natikman na namin yung mga nasa paligid hanggang sa bayan. Pero dito daw yung talagang balita ay special at wala kang makikitang mga kikyam at fishball. Yung iba kasi kikyam at fishball lang yung lahok, yung panghalo nila. Pero dito talagang mapapa ulit ka ulit sa sarap. Yan. Ayan yung signboard nila. Pero hindi pa pala doon. Akala namin doon na. Banda ron pa ulit. Ayan. Dahil sa paghahanap ng Lomi. Ayan. Ito na. Nakating na namin yung kubo-kubo. Ayan. Dyan na yun. Dito na yun. May mga kubo-kubo na yan. Ayan. At narating na namin ang Lomi ng Bawan. Nasa Bawan na daw kami, sabi ni tatay. Ayan. Lomi ng Bawan. Order muna tayo. Kasi nga maaga pa. Kasi pag gabi marami itong Ayan, takot sa camera si ate. Natakot. Nagtago. Umorder na lang ako ng kailangan namin. Ang mahal ng chicharon na yun, 150 daw, pero sarili nilang gawa. At masarap nga, dahil natikman namin, dahil yun ang inihahalo nila sa kanilang Lomi. Yan ang inihahalo nila, ang sarap. Masarap yung pagkakagawa, malambot, at may laman-laman pa. Hindi katulad ng mga nabibiling chicharon na puro hangin. Nahiya yung yung tindera. Kaya iniwas ko na lang yung camera ko. Ayaw niya humarap. Yan, may nag-iintay din na ibang customer para sa kanilang take-out. Take-out lang kami dahil nga si Sis Donna ay naka-live. Hindi kami dito kumain. Masarap sana dyan kumain, no? Dyan sa kubo. Dalawang kubo. Tapos dito, pag marami kasing tao daw dyan, yung iba nandun sa loob ng kubo. Na sila kumakain. Masarap niyang kumain sana, no? Na-vlog. Kaya lang, syempre, hinihintay tayo ni Sis Donna sa kanyang live. Yan. Kuhanin na natin yung ating order. Ayan na. Tapos na agad.
Yan. May additional 10 pesos kasi nga ay may lalagyan. 110. 100 lang sana yung lomi. Eh, dinagdagan lang ng 10 gawa ng lalagyan na plastic na tawag doon, microwave plastic, microwavable na lalagyan. Ayan, pauwi na ulit tayo, nakakuha na natin yung ating order. Ayan, hintay na natin makarating sa atin. At si Sis Dona ay naghihintay na sa akin, sa kanyang LS. Eh, sabi ko mabilis lang kami. Pero madali lang naman, malapit lang naman ang lugar. Kaya, ayan, tanawin nyo na lang yung mga view dyan sa bukid. Maraming mga puno ng saging na nadadaanan. Ayan. Si Plan Tatay nagpapabili ng ng lomi. Ipapalalambob na lang daw natin. Plan Tatay, palalambob ko ba yung iyong lomi? Lomi ng bawang. Kung matitikman niyo yung lomi dito, ay talaga namang mapapa ulit ng bile. Ayan. Malapit lang naman yung sa amin yung yung isang lomihan. Kaya lang hindi ko gusto yung lomi nila. Lasang puro anong panghalo nila, puro kikiyam at fishball. Tapos sobrang lapot. Natikman na namin. Parang ayoko nang ulitin. Hindi masarap yung ganyan. Ayan, ang school ng Lumbangan National High School. Ayan. Lalabas na ulit tayo sa highway. Babaybay na ulit natin yung highway. Pauwi sa bahay. Ayan. Medyo dumidilim-dilim na. Dahil nga alas 6 na nung kami lumabas. Pagkatapos ng aking LS. Ayan, pauwi na kami. Pero malapit lang naman yung bilihan kung nakamotor ka. Pero kung mamamasahe ka, mahal ang pamasahe. Kaya kung nakamotor, umangkas lang ako kay tatay. Kaya ayan, nakakapag-video. Dahil kung hindi man ako aangkas, hindi man ako makakapag-video. Ganda yung lugar namin dito, maaliwalas ang kasi nga bagong gawa yung, ayun pa isang tindahan ng lomi. Tapos tuturo ko pa yung isang tindahan. Dun sa isang tindahan na nagre-request nga yung si Madam Marites na videohan ko daw yung tindahan niya. Kaya lang hindi pa kami nakakapunta. Medyo pricey yata yung kanyang mga tinda doon. Kaya hindi pa ako nakakapunta. Siguro masarap naman yung kanyang tinda doon. Pinapa-vlog niya sa akin yung kanyang tindahan para daw makilala. Kaya ayan. Hindi ko lang na-videohan dito pero ayun yung may kulay green na malapit lang din sa amin. Ayan. Meron pa diyang isa. Yung sa kaliwa, sa kanan, meron din. Dalawang lumihan yung nandoon. Ayan, malapit na tayo sa bahay. Eto na, kumaliwa na kami. Ayan. Yun, nandito na kami. Pasok na sa loob. At ito na nga ang aming pinakahihintay na lomi ng bawan. Ang sarap. Ang sarap niya. At ang dami niyang Ayan, tingnan nyo yung toppings niya. Ang dami, Ang dami niyang toppings. Ayan. At kakain na tayo ng lomi. Ayan, Plan Tatay. Kain na tayo ng lomi. Tingnan mo naman yung kanilang toppings. Ang daming laman, Ang sarap ng kanilang lomi. Ayan, Masarap ang lomi nila. Maraming lahok. Ayan. Kakain na kami ni Tatay ng lomi. Tara na. Kain na.